Good morning po, Brother Melvin, at sa lahat po ng ating po mga kapatid. Ngayon ay araw ng Martes at tayo ngayon patuloy na magpasalamat sa Panginoon sa magandang ulan kagabi at ngayon din po sa magandang umaga ngayong araw na ito na tayo ay makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Sabi dito, payo sa ikakasal na babae at lalaki. Talaga yung ating devotional ngayon ay tungkol sa kasal, sa pag-aasawa. Ayan. Sabi po dito sa ating key text sa 2:24, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Yan. Ano po kaya yung mga spiritual blessings nito mga kapatid sa atin ngayong devotional natin? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang mapagpala sa lahat na siyang nagbigay sa amin ng buhay sa umaga na ito, ay aming idinadalangin Panginoon ang aming pong pag-aaral. Bagamat ito'y para sa mga kabataan din na mag-aasawa, pero alam po namin may mga spiritual blessing ito, spiritual na mga knowledge ito, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Salamat po Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito, merong isang magulang na nagalit sa pastor at sabi niya, bakit yung pastor eh nag may mensahe na iiwan yung magulang? Para bagang wala nang financial obligation yung mga anak sa kanila mga magulang. Wala nang responsibilidad. So hindi ganun mga kapatid. Ibig sabihin niyan, hindi kinakalimutan yung pong mga magulang, you know? Ibig sabihin, meron ng sariling tahanan, may sarili ng desisyon, may sarili ng pagkilos yung mag-asawa. No? Pero sa mga mag-asawa, hindi kinakalimutan ang mga magulang. Nandun pa rin yung ating responsibility, yung pagmamahal na sila ay kalingain, no? Na sila ay bigyan ng financial. No? Hindi pababayaan pa rin yung parents. Ganun pa rin mga kapatid. Sabi dito, sa mga makalangit na dako, kayo ang aking mga anak mula sa liham ni Ellen White, ano? Sa kanyang anak na si Edson at sa asawa nito. Agad pagkatapos ng kanilang kasal ay ibinigay ang inyong mga puso sa isa't isa. Pagkaisahin ninyo, ibigay sila ng buo. Walang pagkakait sa Diyos. So yun ang ibig sabihin mga kapatid. So iisang laman na yung pong babae at lalaki. Pero syempre, sa payo sa mga ikakasal o ikinasal na mga kabataan, nakatulad ko po, no? Huwag natin kalilimutan yung ating mga magulang. Na doon pa rin yung ating financial na responsibility. Bagamat hindi nila hinihingi, ay ating huwag silang kalilimutan. No? Dahil sila ating mga magulang. No? Yung mga magulang ko ngayon, eh, wala naman na silang trabaho. So, ganun. No? Hindi kinakalimutan ang kanilang mga anak. Sabi dito, sa inyong buhay mag-asawa, sikapin ninyong iangat ang isa't isa. So isa sa mga sikreto pala sa pag-aasawa eh, iangat ang isa't isa. So hindi ipinapahiya sa public, hindi ibinababa, kundi inaangat. Huwag kayong bumaba sa pangkaraniwan at mababang uri ng pananalita at mga gawa. Ano ba yung mga mababang uri ng pananalita at mga gawa? Yung mababang pananalita, yung pagmumura, yung talagang malulutong na mura, yung mga mabababang uri ng paggawa, yung pambubugbog, yung pananakit. So hindi maganda yun mga kapatid. Ipakita ang mataas at nakapag-aangat ng mga prinsipyo ng inyong banal na pananampalataya sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay at sa pinakapribadong kalakaran ng buhay. Laging maging maingat at mga mapangalaga sa damdamin ng bawat isa. So dito po mga kapatid, hindi lamang po physical ang yung pong iniingatan sa bawat isa, kundi pati ang damdamin. Bakit? Dahil po napakahalaga ng damdamin. Kung walang pag-iingat sa damdamin, ay magiging pangit ang pagsasama. Yeah. Laging may tampuhan, laging may galit, at eventually, mga kapatid ko,
ay maghihiwalay ang mag-asawa. Alam po, pag-aasawa mga kapatid, hindi rin pagwapuhan, hindi rin pagandahan, hindi rin payamanan yung umpong pag-aasawa. Dahil marami mga artista naghihiwalay, di ba? Mga magaganda, gwapo, mapipera, pero naghihiwalay pa rin, nagdi-divorce. So, hindi pala basihan yun. Ang basihan, ang Panginoong Diyos ang nasa gitna ng mag-asawa. At syempre, iniingatan ng damdamin. Yan, hindi pinasasama ang loob bawat araw. Huwag hayaan ng pagkakataon ang mapaglaro, mapanuya, at mapagbirong pagsaway sa isa't isa. Mapanganib ang mga bagay na ito. Mapanganib pala ito yung talagang yung damdamin ng bawat isa ay pinaglalaruan. So, kailangan talaga alamin ng bawat isa ang kanilang mga asawa. Saan sila galit, saan sila madali magtampo. Yan. Ako naman kasi, may mga bagay na ikinatatampo ko pero natutolerate naman. Kaya lang, siyempre, kinukonsider ko yung misis ko. So, madaling magtampo si misis. Ayan. Mababa yung kanyang loob. Mabilis siyang masaktan. So, ganun po mga kapatid. So, kinakailangan alam natin para alam natin kung ano yung sasabihin natin at ikikilos. Yun nga, sa mga Adventist na lalaki, no? Hindi nga natin nasasaktan physically ang ating mga asawa, pero verbally naman nasasaktan natin sila sa damdamin. Diba? Ganun din naman yung mga asawang babae. Hindi nga sila nananakit physically, pero verbally naman ay talagang armalite naman sa bahay. So, kailangan maiwasan yung mga kapatid. Nakakasugat ang mga ito, sabi diyan, maaring maitago ang sugat. Gayunman, ang sugat ay mananatili at maisasakripisyo ang kapayapaan at ang katuwaan ay maisa sa panganib. Bakit? May sugat ng puso, may sugat ng damdamin, kakatalak. Yun pala mga kapatid. Maiiwasan yung mapapasanganib yung pong katuwaan, kasiyaan sa loob ng pamilya. Anak ko, bantayan mo ang iyong sarili. Na kailanman ay hindi makita ang pinakamababang disposisyon ng pagiging diktador at mapang-abusong espiritu, kapakipakinabang na bantayan ng iyong mga salita bago sabihin. So dito po mga kapatid, yan nga sinasabi natin, yung verbal abuse mga kapatid, yan ang pinakababantayan natin sa mag-asawa. Lalo na sa mga Adventist, dahil sa Adventist kung mananakit ang asawang lalaki, kahiyahiya. Adventist ka pa naman. Mananakit ka, mananapak ka. Hindi mga kapatid, no? Hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Yun lang yung verbal. Kailangan bantayan yung pananalita. At sabi po dito, huwag maging diktador o mapang-abuso. So, ibig sabihin, sa pares babae lalaki yan. Hindi mapang-abuso. Hindi maging diktador. Bakit? Kailangan pag-usapan ng bawat isa. Pero during that time, bago mag time nila Mrs. White, talaga ang lalaki ay talagang nakakaangat. No? Sa mga unang panahon, diktador talaga ang lalaki. Hindi po pwedeng ang babae ay magsasalita ng basta-basta. Kaya mga kapatid, bawal. No? Walang major decision ng babae, kundi lahat ay sa lalaki. Pero ngayon, naging equal na. Kinakailangan, minsan pa nga yung babae na yung nagdi-decision eh. Pero ang maganda dito, dapat ay pinag-uusapan. No? Sa babae at lalaki, ma-apply natin ito. Huwag maging diktador o mapang-abusong espiritu. Kailangan isinasangkuni sa bawat isa. Ayan. Mas madali ito kaysa bawiin ang mga ito o burahin ang kanilang impresyon pagkatapos. Sabi dyan, laging magsalita ng may kagandahang loob. O, huwag magbitaw sa tono ng iyong boses na ituturing ng iba na nakayayamot. Yan. Eh talagang idinidiin dito yung pagsasalita mga kapatid. Kahit naman sa spiritual na bagay, yung paglilingkod natin sa Panginoon, kinakailangan na yung tono ng ating pananalita ay maayos. Yung pananalita natin ay kaaya-aya. Yan. Laging ang pananalita ay may kagandahang loob. Dahil nga kung puro ang boses ay talagang nakakainis, nakakainsulto, hindi magandang pakinggan, di ba? Oh, lagi may away sa bahay. Gawing mahinahon kahit ang tono ng iyong boses. Kahit na pagalit, mahinahon pa rin. Paano kaya yun, no? Pagalit na mahinahon pa rin. Kaya ba natin yun? Practicein. Kasi hindi naman yung basta-basta ka. Talaga, paggalit, galit ka talaga. Hayaan na tanging pag-ibig, kaamuan at kahinahunan ang maihayag sa iyong muka at sa iyong tinig. Gawin mong isang gawain ang magbigay ng mga sinag ng araw.
Ngunit wag mong iwan ng ulap. Yan ang sabi dito. Sabi po dito, yung pinakamaganda yung tono, merong kaabuan kahit nagalit ka, no? Kahit nagalit ka, pero napakahirap gawin 'yon, ano? Kailangan talagang practicing. Ilonggo ba yung ano, kahit galit na malambing pa rin? Tama ba, mahal? Oh, kahit na galit na malambing pa rin. Ganun sana, no? Kaya nakaka-fake naman, sasaksakin ka na, malambing pa rin, sasaksakin kita. Pero dito, tinuturo mga kapatid, maging mahinahon sana ang bawat isa sa atin. Kaya lang kapag nandun na sa rurok ng galit at inis, talagang hindi na mapagilan yung bibig eh. Di ba? Hindi na mapigilan yung bibig. So ang pinaka-style talaga dyan mag-post muna ng 10 seconds. Sana kayanin natin, ano? 10 seconds, mag-post muna. Bago magsalita, talagang pag-isipan muna. Si Emma ang magiging lahat para sa iyo. Sabi dito, asawa pala ni anong anak ni Mrs. White, si Emma. Ayan. Ang magiging, si Edison to si Emma, ang magiging lahat para sa iyo na iyong nanaisin kung ikaw ay magiging mapagbantay at hindi siya bibigyan ng pagkakataon makadama ng pagkahapis at pagkabagabag at pagdudahan ng pagiging tunay na iyong pag-ibig. Ikaw mismo ay makagawa ng kaligayahan o maalis ito. So dito po mga kapatid, sa asawang babae ni Mrs. White, pinayo niya sa kanyang anak na lalaki na ang asawang babae ay, sabi po dito, anong gagawin daw? Huwag makadama ng pagdududa. Ayan. Ibig sabihin, sikapin natin mga asawang lalaki na hindi sila magduda na meron kang pangalawa. Laging isaisip, no? Laging gagawin na ipapakita na sila lang yung mahal natin at wala ng iba. Dahil yung mga babae nga naman pag nasaktan ay talagang masasaktan. At yung pagdududa, hindi na maaalis. Yung hindi na maaalis yung pagdududa. Merong isang meme, no? Na kahit anong tugtog ng lalaki na patugtog niya ng mga kanta, ng mga balita, hindi nagigising yung asawa niyang babae. Kahit na anong ingay ng cellphone niya, nagising lang yung babae agad. Nung may yung tunog chat, yung tunog text, nagising yung babae. Ibig sabihin, nagdududa siya kapag may nag-chat o may nag-text. Ay, may ex ito. O may kabit ito. May pangalawa ito. Doon nagigising yung babae. Kasi meron na siyang pagdududa. So, sa mga asawang lalaki, kinakailangan maipadama yung tunay na pagmamahal sa asawang babae bawat araw. Magagawa mo ito kung sisikapin mong iayon ang iyong buhay sa salita ng Diyos na maging tapat, marangal, itinaas at mapayapa ang landas ng buhay para sa bawat isa. Yan. Paano natin magagawa na maging tapat sa ating mga minamahal, sa ating misis? O, sabi po dito, maging tapat sa salita ng Panginoong Diyos. Yun. Ibig sabihin, kung hindi ka tapat sa salita ng Panginoong Diyos, paano masisiguro na magiging tapat ka sa iyong misis? Sa Panginoong Diyos nga, hindi ka nagtapat. Yun, mga kapatid. So, yun ang pinakapunto. Magpasakop sa isa't isa. Edson, minsan ay ipasakop mo ang iyong kapasyahan. Aba, huwag maging mapilit kahit na ang iyong hakbang ay mukhang tama para sa iyo. Aba, matindi itong ano, standing itong payo ni Mrs. White sa kanyang anak na lalaki. Paminsan-minsan sa mga lalaki daw, ipasakop ang iyong kapasyahan. Hindi nga minsan eh, minsan nga na palagi eh, yung kapasyahan na ipapasakop eh. Pero sabi dito paminsan-minsan, di naman palagi. Huwag daw ipilit yung kagustuhan kahit na sa tingin mo parang tama. Bakit? Hindi daw kasi pinagmumula ng away eh. Oo nga naman ano. Minsan ganun no. Kahit tama tayo mga lalaki, hindi pala dapat nating ipilit kapag kaayo ng ating misis. Kasi nga naman, hindi magiging maganda yung tahanan, yung buhay. Gusto mo nga. Tama nga yung ano mo, ipinilit mo. Ayaw ng misis mo. Magkakaroon nga ng kaguluhan. So tama rin naman itong payo na ganito. Yung kapasyahan. Talagang unang talagang nagpapakumbaba yung lalaki sa tahanan. Una talagang nagpapakumbaba. Parang ba lang yung babae? Parang minsan lang magpakumbaba. No? Napansin ko lang. Oh, pero lalaki talaga yung nagpapakumbaba sa ngayon dito at sa mga experience na rin, di ba? So, yun mga kapatid.
Talagang kahit na tama tayo, mga lalaki, huwag nating ipilit na tayo ay tama. May mga bagay na ikikip natin at talagang yung pangunawa natin ay mas malawak kaysa sa ating mga asawang babae. Dapat ka maging mapagpasakop, mapagtiis, mabuti, malambot ang puso, maawain, magalang, na laging iniingatang sariwa ang mga paggalang sa buhay. Mga mahinahong pagkilos, mabait, magiliw at nagpapalakas ng mga salita, hindi nagpapahina ng mga salita. Yan. Yung pong word dito natandaan ko yung magpasakop. Hindi lang pala yung babae yung magpasakop, 'di ba sa kasal? Asawang babae magpasakop sa iyong asawang lalaki. So hindi lang pala sa kasal lang pala 'yo. Ibig sabihin sa seremonya lang pala 'yon na ang babae magpasakop sa asawang lalaki. O ibig sabihin sa parang sa papel lang yun eh. Yung ipilido ng mga lalaki, yung kinuha nila. Nagpasakop sila sa ipilido. Pero, in reality, sa buhay talaga, sa pagdidesisyon, eh, ang lalaki yung nagpapasakop talaga. Yun ang totoo. Yun ang totoo doon. No? Yun ang totoo doon. Yung nagpapasakop doon yung lalaki. Ayan. At sabi po dito mga kapatid, yung salita natin dapat nakakapag-encourage. So nga naman ano, kahit na ang lalaki ang kumikita ng pera, pero mga babae din naman na sila ang kumikita ng pera. Lalo na kung ang babae yung nagtatrabaho. Talagang magpasakop ka. Wah, matindi yan, di ba? Talagang magpasakop ka. So mga kapatid ko, at sabi dito, at nawa ang pinakamabuti sa mga pagpapala ng langit ay kapwa mapasa inyo, mga mahal kong anak, ay ang panalangin ng inyong ina. So dito po mga kapatid, sa mga may magulang pa na mag-asawa, alam niyo po bang ipinapanalangin tayo ng ating mga magulang? Yan, sa bawat umaga at bawat gabi, ang bawat isa sa atin ipinapanalangin. Kasi nga, minsan ang mag-asawa ay ang mga anak ay malayo na sa kanilang magulang. No? Nag-iba na ng tirahan. Pero doon pa rin yung suporta financial sa kanilang parents. Pero yun nga, malayo na. At huwag natin kalilimutan ang ating mga magulang. Hindi tayo kinakalimutan na ipanalangin. So ipanalangin din natin sila. So yung reflection ko dito sa ating devotional mga kapatid, ano, tayo ay naikasal sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng bautismo. So ang dapat nating gawin mga kapatid, no, ay maging mahinahon din tayo sa pagsasalita sa Panginoong Diyos. Minsan kapag tayo ay mayroong problema, kapag tayo ay mayroong mga suliranin sa buhay, minsan yung panalangin natin hindi na maganda. Ibig sabihin mga kapatid, minsan yung panalangin natin panunumbat na sa Panginoong Diyos. Minsan yung panalangin natin sinisisi na natin ng Panginoong Diyos. Huwag nawang mangyari mga kapatid. Nasisihin natin ng Panginoon. Bagkos mga kapatid ko, yung pananalitang pagmamahal sa panalangin. At syempre, yung nakita ko rin dito mga kapatid, yung ating kapasyahan, yung ating adikain ay ating ipasakop sa kalooban ng Panginoong Diyos. Yan. Huwag nating ipilit yung gusto natin. Kahit sa tingin natin tama tayo, huwag nating ipilit. Hayaan natin ang Panginoong Diyos ang gumawa sa ating mga buhay para nang sa ganoon maging masaya at maayos ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Iisang laman, mga kapatid. Katulad ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu, tatlo sila. Persona. Pero iisa, mga kapatid ko. Iisa sa pagka-Diyos. Yung mag-asawa, babae at lalaki, pero iisang laman. Katulad ng ating Panginoong Diyos ng kadiusan. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, ang keyword for today ay magpasakop. Magpasakop, hindi lamang sa asawa, kundi sa ating Panginoong Diyos na mapagmahal sa atin. So pagpalain tayong lahat ng ating tagapagligtas at tayo ngayon ay mananalangin, isama natin sa panalangin ng mga kapatid natin na may karamdaman, ay nawa ay pagalingin sila ng Panginoon at patuloy na comfort sa buong Duque family sa pagkawalan Sister Jessie. So, God bless po sa inyo pong lahat at patuloy nating itaas ang ating panalangin, maitaas ang ating Panginoong Diyos at hindi ang ating pong mga sarili. Ibilik na po natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Villasano. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito.
Muli niyo kami ginising. Muli niyo kami binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, higit sa lahat pagkakataon na muling marinig ang inyong mga salita, mga aral na kung saan bilang isang Kristiyano nagpapatatag sa amin sa aming pananampalataya, bilang isang mag-asawa nagpapatatag sa amin sa aming samahan bilang mag-asawa. Salamat sa inyong mga payo sa amin mga babae at mga lalaki na kung saan ito ay magiging masusunod namin. Kami rin ay nagpa-practice na ng pakikipag-ungnayan po sa inyo. Salamat sa gabay at patnubay. Tulungan niyo po kami na mawala ang aming pagdududa sa isa't isa upang ganyan mawala rin ang aming pagdududa sa inyo. Tulungan niyo po kami na magpasako po sa aming mga partner upang sa ganun kami rin ay matuto magpasako po sa inyo. At salamat sa mga paggabay sa araw-araw. Sa kabila ng inyong kabutihan, heto kami makasalanan, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy namin ipanalangin, nais namin isama sa panalangin ang kaming kapatid na si Ma'am Nelia Rupenta. Siya po ay may schedule ng surgery sa MAMSI ngayong araw na ito. Unang-una sa kanyang pag-travel safe na makarating siya roon, samahan po siya at alisin ang kanyang pangamba sa operasyon na ito, samahan siya at bigyan ng mahusay na magagamot, maging maayos ang operasyon at higit sa lahat nawa itong gagawing sa kanyang operasyon maging matagumpay at anuman maging result nito hindi maging masama at maging maayos lang. At anuman ang maging resulta nito, samahan niya po siya na maging malakas ang kanyang loob. Bigyan niya po sa kanya ng lahat ng kanilang mga pangailangan, iparama niya po sa kanya, kanyang buong pamilya, ang inyo pong pagmamahal. Samahan siya sa kanilang pag-uwi, pabalik sa kanilang tahanan. Ganyan din aming patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Ana Rosabel Hermino sa kanyang patuloy na treatment, chemotherapy, patuloy na kalakasan ng resistensya aming dalangin sa kanya. At magaan na kalooban sa mabigat na problema na dumarating sa kanya. Ganyan din ang kanyang pamilya. Ganyan din si Sister Gloria Balbido sa kanyang healing and recovery. Patuloy po namin kasiyang kasama sa panalangin at ang comfort sa family ng mga Duque family sa pagpapahinga at papapaalam panandalian ni Sister Jessie Mill. At alam namin malungkot ang kanilang bahay sa panahon na ito, ngunit sa pagiling po ninyo, ibigay niyo po sa kanila ang comfort sa kanilang mga puso at makita ang inyong pagmamahal. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng patuloy na pangaral na ginaganap sa pinanggaanhain sa pangungunan ng kapatiran dito. Patuloy na maraming mabless na mga kapatiran, mga makarinig na mabuting pabalita, makatanggap na inyong masarap na pangako. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin San Antonio at San Leonardo sa nalapit na anniversary, ang kanilang pagpepero ay maging maayos, maging sapat ang oras na kanilang kailangan para sa lahat. Dalangin din namin ang mga lamat ng pamilya na nakikinig ngayon na aming kalusugan, number one, at pangalawang aming hanap buhay, at gayon din ang aming connection po sa inyo sa maghapon na ito upang sa ganun ang aming buhay maging masaya, mapayapa sa piling po ninyo. Dalangin din namin ng good health sa family na Sister Medin Peligro Cotau, ang kanyang mga anak na si Ara and Corey, gayon din ang family ni Ate Milen, kasama na rin ang kanyang mga anak at apo. At kalusugan din para sa pamilya ni Sister Rose Cris Encarnado at Sister Dang De La Cruz, kasama na yung kanilang mga maliit na negosyo. Ang aming mga maliit na negosyo pinagkakitaan ay aming dinadalangin na ito ay maging sapat sa aming mga pangailangan at makatulong din naman kami sa iba, lalo na sa gawain. Dalangin din namin ang family ni Sister Naimpa Rivera sa Bukidnon, si Brother Tito, Sister Janet Salvado at ang kanilang pamilya, si Narona, si LG, Robert, Hunsia Family, Acuevas Family, Alcosaba Family, Ariel Enchona. Dalangin din po namin ang family ni Sister Melissa Gamboa, lalo na yung kanyang anak na si Melvin, ay amin din nadalangin po sa umaga na ito. Nawa ay bigyan niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo na ang kanyang pinagkakaabalahan na mobile games ay mapalitan ng ibang pagkakaabalahan na kung saan makakakonekta po siya sa inyo at nang sa ganoon ang kanyang kalusugan ay mag-improve
at siya ay maging nakita niyang kahalagahan ng oras at ng buhay sa piling po ninyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang kalakasan, healing at recovery sa mga kapatiran na mga sumusunod at lahat ng mga may karamdaman sa mga panahon na ito at sa aming kapatiran, sa aming mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, kasama na sina Sister Donna Dora Magana, sina Sister Nena Salazar, si Sister Adil, si Tatay Carlito Tomas, yung parents ni Ma'am Karin at ni Pastor Nelvin, kasama na si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jin Jin, si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, ganyan din si Ate Esther Lopez, si Marilita Renato Santos, si Precious Cabasog, si Precious Gurquina, si Arif C, Brother Gary Mercado, si Brid Renato Estrella Gragasin, si Claire Andaya, Judeline Perulino, kasama na si Ate Sally Sanchez, Junet, Janet Entevero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. O dakilan Diyos, ang mga kapatiran po nito kasama ng iba pa, hindi namin nabanggit. Eh, patuloy namin sinasama sa panalangin, kaya po nakakaalam ng status na aming pamumuhay, kalusugan sa mga sandali na ito, at hindi lang pang kalusugan pang pisikal, lalo higit sa kalusugan pang espiritual. Aming hinihiling ang serbisyo ng dakilang manggagamot, pagaligin ng aming mga karamdaman, lalo higit sa aming espiritual na kalagayan. Ito pong aming dalangin, sa pangalan ng Isus namin tayo pagligtas, kapalakip ng paghingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Amen. Amen.